parang di pantay. Di pantay yung utak ko. So, hi guys! Welcome to my channel. And for today's video, I'm gonna show you my Vans shoe collection. Siya ganun kadami, kasi di naman ako ganun kayaman. Mag-unbox din tayo ng new shoes. Nakakabili ko lang online in a fair price. So, if you want to know where did I buy it, just keep on watching. Tanda ko pa ang unang Vans ko. Ano ba yun? Yung mint, black siya, tas yung sole niya, mint green. Ang cool lang nung kulay. Regards sa akin ng ate ko ngayon, wala na kasi binenta ko na. size 7 lang yon, lumiliit yung sapatos. Lumiit na siya sa akin kasi lumalaki na yung paa ko. Yung mga papakita ko dito sa inyo, ito yung mga still alive. Mga hindi pa, ano, maayos-ayos pa yung buhay nila. So, kunin ko na. Ito na, guys. Bahala na kung anong makuha ko. So, ang unang papakita ko sa inyo is this one. Ito, monoprint. Gio ba ito? Gio? Hindi ko alam yung tawag eh. Correct me if I'm wrong. So, this is the monoprint. Kita niya naman. Kita niya naman. Gani kaganda eh. Oh, halatang hindi nagagamit. Display lang. Bumibili ako ng sapatos para ma-display. Kasi alam niyo guys, yung feeling na pag nagko-collect kayo ng something, syempre, di ba parang gusto nyo alagang-alaga. Kasi hindi sila nagagamit, hindi sila nagagalaw. Yung parang dapat ganun lang itsura nila. Ganun. It's like my babies. And sa pagkakaalam ko, itong monoprint na to, limited edition lang siya. So, napakaswerte ko dahil isa ako sa mga nakakuha nito. Comment down below if isa ka sa mga lucky na nakakuha nitong limited edition na Vans. Mga ka-waffle. Yes! Ka-waffle. Mga ka-waffle ang mga waffle-waffle ang tawag sa mga ka-Vans. Ito naman, size ano to? Size 7.5 sa women's. Nabili ko siya sa shoe salon. Alam ko shoe salon to nabili. Hindi ko natanda. Sa shoe salon ata. Kasi wala namang SM department store. So, sa shoe salon to. So, ang price nito is $3,298. As you can see, may mga print siya ng triangle. Yan. Ano bang tawag dito? Comment down below pag alam yung shape na to. Hindi ko alam. Minsan ko lang siya suotin. Pag special day. Sa next shoes naman tayo. Primary mono, frost gray, silver. Yan. Ito naman. Ito kakalaba ko lang. Ayan. As you can see, ano, ito talaga yung pang araw-araw. Kasi 2 months ago, nung tinapon ko na yung mga white shoes ko, ito talaga yung lagi ko nang ginagamit. Tingnan mo, sobrang dumi. Nabili ko naman siya kasi sale. Ewan ko, nabighani ako nito eh. Real price niya parang ano, to. $2,998, size 8 naman ako dito. Ang 7.5 tsaka size 8 ako sa women's. So baka naman may magpadal diyan. Nabili ko lang siya ng ano, 'di ba? Almost 3K ang price niya. Nabili ko lang siya parang 1.6 lang ata, 1.7 ganun. Wala na pupunta yung ano eh. Hindi talaga ako makain. Bibili lang ako sapato. Ito talaga kakainin. Simple lang siya. Pero ano naman siya pag sinusuot ko, bagay naman siya sa lahat. Hindi ko din inaakala. Akala ko dati mahihirapan akong magbagay-bagay ng suot sa kanya. Kasi any, parang white shoes din siya. Parang siyang white shoes eh. Kasi bagay siya sa lahat ng color. Tingnan mo, nagbe-blend dito. Ano na to sa akin? 2 years na? Tagal-tagal na din siya. Baka malapit na siya magpahinga. Actually, nagpaparamdam na nga eh. Ayun o. Sa mga classic na sapatos, usually normal lang yan, yung mga ganyan. Kasi ito laging higit. Siyempre, naglalakad tayo. So, yung pangatlong sapatos, grade 11 ko atas to binili. Ano naman to? Red. Authentic red. Simple lang. Ito talagang classic Vans. Red. Parang bago pa rin. Kasi nga, yung mga favorite ko talagang sapatos, hindi ko talaga sinusuot. Display lang. Di ba uso siya dati yung mga classic yung black, white,
blue, red. Yung mga yon may maroon pa, di ba? Yun yung mga uso dati. Aminin, bumili ng classic na ganito. Ang ganda lang, kasi favorite ko kasi ang red. Wala akong mga masyadong red na damit, pero may sapatos akong red, di ba? Ayan, ito yung size niya. Size 8, tapos sa SM 2798. Next, itong... Ito, uso naman to. Checkboard! Black and white, 7.5. Ito yung original price niya. 3,298. Bakit? Ask ko lang, Vans, bakit laging may 98 yung price niyo? Hindi ba pwedeng sakto na lang yung 3,298, 'di ba? Pwedeng 32 na lang. Tataka lang kasi lagi silang may 3,298. 4,998. Parang ganun. Ano meron sa 98? So ito siya, guys. So classic lang din 'to. Ang color niya is, ayan, parang dirty white. Tapos yung sole niya white. Mas gusto ko nga yung ganito eh. Kasi yung white na white talaga, pag linabam mo, minsan nagaganto din yung kulay. Di, ganto na lang din yung bilin nyo, di ba? Ano to kasi, di ba, nauso din ng checkboard. Kaya napabili din. Parang nag-curious ako, sabi ko lang, ganda na ng checkboard. Lalo na yung slip-on neto. Bet ko yung slip-on neto. Tsaka yung vault. Ang cute ng vault. Hindi ko alam kung bakit ang cute ng vault. Pero ang mahal ng mga vault, kaya wala tayong budget doon. Kaya ganito yung mga sapatos ko. Eto din, matagal na din sa akin. Yung mga sapatos ko mukha silang bago, pero matatagal na sila sa akin. Yan talaga yung mga hindi ko sinusuot. Display lang talaga. Yung apat na pinakita ko sa inyo, yun yung medyo luma-luma ko ng sapatos. Etong next ko is bago. Sabihin natin, ano, na-unbox na yung dapat i-unbox. Nakalagay siya sa plastic. Diba, since nag-let go ako ng sapatos, syempre nag-ipon ako. Kasi white shoes na wala sa akin eh. Kaya ang hirap, ayoko naman gamitin tong mga to kasi ayoko talaga silang ginagamit. Minsan lang. Ang gusto ko talagang pang everyday yung mga, ano, yung gray, yung old school ko dati na white, tapos yung slip-on ko na parang mint green siya yung kulay. Yun talaga yung mga pinang-everyday ko. So, ang ginol ko nung sabi ko, mag-iipon ako for the slip-on. Ang slip-on ng Vans, ano lang siya, no? Parang simple lang siya pero rock. Easy to wear. Kaya itong binili ko, pinag-iponan ko siya, hindi naman siya ganun kalit. Mga pang millennial, hindi siya ganun kalit, pero ang simple lang siya, pero ano, maganda. Eto. Ayan. Bumili ako ng slip-on. At ang tawag dito, Florent Marshmallow Classic. Ayan siya. Actually, guys, nakita ko to sa ano, SM Marikina last month lang. Gahanap kasi talaga ako ng white shoes. Eh, pumunta ako sa department store, nakita ko yung ganito. Ano siya, parang nasa 4,998, parang ganun. Tapos ito, original price nito, yan, 3,998. Sabi ko, wala pa akong budget, pag-ipunan ko muna. Eh, sakto, naisip ko, may mga nagsisell online na below SRP. Eh, sakto, nakita ko to. Actually, kaya siya naka-plastic, wala na siyang box. Kasi, sabi nila, yung mga reseller na nagsisell ng authentic Vans na walang box, galing siya sa big sale, as in, parang isang hakutan na yon, tapos bibilian na nila yon, tapos ibibenta nila online. Minsan kasi, yung mga box na yon napipipe. So, bakit mo pa ibibigay sa bibili yung mga, ano, yung yupi-yupi na na-box, ba? Diba? So, okay lang kahit wala siyang box. Pag sinuot mo ba to, kasama mo to, ganito, nagkakaganyan. Okay lang naman kahit walang box. So, binili ko na, sabi ko, sayang naman. Kasi, nag-cutean ako. Tingnan, simple lang siya. At saka madali siyang forman kasi nga, ano, white siya. Parang dirty white siya eh. Pero, pag sa camera, tingnan. Original price niya is 3,998. Almost 4,000 pala. Pero, nabili ko lang siya ng 3. O, diba? Nakamura pa ako sa online. Kaya sa online na din kayo bumili. Ano yung last na pinaka-favorite of all? Pinaka-favorite ko sa ngayon. Ito talaga yung first ever Vans vault ko. Pag pinakinggan mong vault, parang ang mahal eh. Pero, nabili ko siya in a fair price. Tingnan nyo guys, magkaiba sila ng boxes. Kasi ito yung mga usually original, mga classic na sapatos. Ito naman yung blue. Ito naman yung mga vault. Talagyanan siya ng vault na sapatos. So, ready na ba kayong makita? Ito siya. Slip-on din! Di ba
ba na-addict ako sa Slip-On? So, ang pinagkaiba ng classic sa Vault, tignan nyo. Yung Vault, parang may extra white siya sa gilid. Yung classic, classic lang. Ayan. Kaya mas parang pinakit yung itsura. Hindi ko alam kung bakit nakukitan talaga ako dito. Gusto niyo ba malaman kung saan ko nabili? So guys, ito hindi niyo makikita sa mall. Itong Vault na to, hindi niyo siya makikita. Sa ibang bansa siya na order. Kasi may mga reseller tayo dito sa Philippines na sila lang yung may right para magbenta ng mga Vault na nagaling sa ibang bansa. Binili ko siya sa isang page na nakit. Kasi searching talaga ako for ano white shoes na Slip-On, ganun. Yung something na may design, ganun. Naghanap talaga ako sapato. So, sa dami kong na-search, nakita ko yung Waffle District PH na page. May page sila in group. So, sa page, doon ko siya nakita. Nung nakita ko to doon sa page na to, talagang minessage ko na, ano, HM, ganun. HM. How much po? Parang ganun, ganun. And then, nakausap kong admin si Kuya Jazz. Hi, Kuya Jazz. Ano, parang hindi ka talaga magda-doubt. Mas scam ka. Talagang legit sellers talaga sila. May kayo makikita ang sapatos doon. Hindi nyo siya makikita sa mall. Dahil in-order nga nila sa ibang bansa. Check them out. Ito, lalagay ko dito. Yung page nila. Ayan. So, may group din sila. Yung group na yon parang nasa 200,000 members. May mga nagsisell ng mga sapatos na below SRP, kaya hindi ka malulugi. Iwas-iwas din tayo sa mga scam, di ba? Bawal ang scam sa Waffle kasi tatanggalin ka nila once na na-report ka. Hindi ka na makakabalik. So, ayun, lalagay ko din dito. Nag-join din kayo dyan para kung interested kayo sa mga sapatos na Vans. Grabe, may mga ano talaga dun, mga legit na seller na below SRP sila magbenta. Hindi ka na malulugi. So that's it for this video. I hope nag-enjoy kayo sa Vans collections ko. And sana na-inspire din kayo bumili. Gusto ko yung hat ng ipon nyo napupunta din sa Vans. Charot lang. And thank you guys for watching. I hope you like this video. And don't forget to subscribe to my channel and click the bell button below para ma-notify ka pag may bago akong video. Comment down below if you have any questions or suggestions. Bye guys! Bye mga ka-waffle! Shout!